Welcome back sa aking channel, mga katropa. Kapag sinasabi natin na Rambo, pumapasok agad sa atin ang pelikulang aksyon o bakbakan. At diyan natin nakilala si Rambo. Siya ay matapang at malakas. Kumbaga ay isa siyang one-man army na pumapasok sa teritoryo ng kalaban at kayang harapin ang makalaban na mag-isa lang. Pero alam niyo ba na sa totoong buhay ay may real-life Rambo? At naitampok ito sa pahayagang Star and Stripes pagkatapos may ipalabas ang pelikulang Rambo 2 ni Sylvester Stallone. Ang Stars and Stripes kasi ay isang pang-araw-araw na pahayagan o newspaper ng militar ng Amerika na nag-uulat tungkol sa mga bagay hinggil sa mga miyembro ng Armed Forces of United States at ang kanilang mga komunidad at sa mga sundalong naglilingkod sa labas ng Estados Unidos. Kaya't ating alamin kung sino ang sundalong ito at bakit siya tinawag na real-life Rambo. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito at kung gusto mo ang makwentong ganito ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutan i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong katulad nito. Siya si Sergeant Major Patrick Gabin Tadina, isang retiradong sundalo at veterano ng 30 taon sa Army at siya ang pinakamahabang patuloy na naglingkod na Army Ranger sa Vietnam. Base sa aking nabasa at pagsasaliksik, siya ay lahing Pilipino at lumaki sa Hawaii hanggang sa pumasok siya sa Army. At dahil may pagkakahawik ang mga Pilipino sa mga Vietnamese, lalo sa kanyang kutis at tangkad, ay madalas siyang mapagkakamalan bilang Vietcong habang nakasuot lang siya ng mga pajama at sandalyas para lamang makapasok sa loob ng mga kampo ng mga kalaban. Marami na rin siyang natanggap na parangal mula sa hukbong sanataan ng Estados Unidos kagaya ng 2 Silver Star at 10 Bronze Star, 7 Valor, 3 Vietnamese Crosses of Gallantry, 4 na Army Commendation Medals including 2 for Valor and 3 Purple Heart dahil sa kanyang pinakitang katapangan. Bilang isang 30 taong veterano ng Army Rangers na siyang pinakamahabang naglingkod na Ranger sa Vietnam, ay isa siya sa pinakadecorated enlisted personnel na sumabak sa giyera. Si Patrick Gabin Tadina ay nagsilbi sa Vietnam ng higit sa 5 taon ng diretso sa pagitan ng 1965 at 1970 at siya ang namuno sa Long Range Reconnaissance Patrol hanggang sa loob ng teritoryo ng mga kalaban. Madalas siyang nakasuot ng itim na pajama at sandalyas at may dalang AK-47. Siya at ng kanyang asawa ay may 2 kapatid na babae, 2 anak na babae at 4 na anak na lalaki, 6 na apo at 2 apo sa tuhod. Pagkatapos noon ay may palabas ang 2 pelikula ng Rambo, siya ay naitampok sa pahayagang Stars and Stripes na kung saan ay kumpara siya sa matapang na si Sylvester Stallone na madalas walang suot na damit na gumanap bilang isang veterano ng pakikipaglaban sa Vietnam. Si Patrick Tadina ay may taas na 5'5 at tumitibang lamang hanggang sa 130 pounds. Inilarawan siya ng kanyang mga kasamahan bilang Rambo na pumapasok mag-isa sa loob ng mga kampo ng mga kalaban na alam niyang naghihintay sa kanya. At doon siya makipaglaban mag-isa at sa bandang huli, siya ay magpapahabol sa mga kalaban na nagpapatrolya upang ang mga kasamahan naman ni Patrick ay makapag-set up ng ambush position. Pumasok si Patrick Gabin Tadina sa Army noong 1962 at nadestino sa Dominican Republic bago pumunta sa Southeast Asia. Siya ay 1995 inducted sa Ranger Hall of Fame dahil sa paglilingkod niya ng walang katumbas na katapangan. Hindi siya nalagasan ng kahit isang tauhan sa kanyang pamumuno bilang isang pinuno ng kanyang team sa Vietnam War. Bilang isang kilalang Hall of Famer sa Fort Benning sa Amerika, umigit kumulang 200 kasundaluhan ang nagsilbi sa ilalim ng kanyang pamumuno nang walang namatay at walang masyadong nasugatan sa mga labanan ayon sa isang pahayagan na ibinahagi ng kanyang anak na babae. Habang si Patrick Tadina noon ay nakadestino sa landing zone sa lalawigan ng Bindin ng Vietnam noong 1969. Si Patrick Tadina mismo ay natamaan ng 3 beses sa mga labanan sa mga Vietcong
at ang kanyang nag-iisang kapatid naman na isa din sundalo ay nasawi din sa labanan sa Vietnam. Ang huling pagkakabaril sa kanya ay noong inambus sila ng mga kalaban na kung saan nakamit niya ang kanyang pangalawang Silver Star, nang dahil sa kanyang mga tinamong sugat ay halos muntik na siyang dalhin at ilipan sa ibang bansa para gamutin. Bilang point man, si Patrick Tadina ay nasa loob na ng Killing Soon o lugar ng bakbakan nang maramdaman niya na may mali at nagtataka siya ngunit hindi siya pinaputukan ng kalaban. Tila ba nalilito ang mga kalaban tungkol sa kung sino siya, kung kakampi ba siya o kalaban dahil mukha siyang Vietcong at nakadamit na parang Vietcong din. Matapos niyang makita ang mga kalaban, agad na pinaputukan sila nila Patrick Tadina. Gumanti naman ang mga Vietcong at nakipagsabayan sila kina Patrick. Maliksi at mabilis ang galaw ni Patrick. Putok at takbo ang ginawa niya at marami na rin siyang napatumba sa mga kalaban at ang mga tauhan ay napahanga sa tapang at galing ng kanilang team leader. Pero sa dami ng mga kalaban, hindi pa rin niya maiwasan ang hindi matamaan at tinawag niya ang kanyang mga kasamahan na mag-set up agad ng ambush position bago siya bumagsak sa lupa nang tamaan ang kanyang parehong binti. Tumanggi siyang gamutin siya ng medic at nagpatuloy siya na mag-utos sa kanyang mga tauhan at lumaban hanggang sa umatras ang mga kalaban. Pagkatapos na magretiro mula sa army noong 1992, nagpatuloy siya sa pagtatrabaho bilang security guard hanggang 2013, kabilang ang pagtatrabaho niya bilang security sa Iraq, Afghanistan at Pakistan. Sa mga nagdaang taon, ibang laban naman ang kanyang kinakaharap. Ang laban sa sakit na demensya, pati ba pang mga karamdaman at madalas niyang pinaniniwalaan na siya ay bumalik sa pagiging sundalo kasama ang kanyang mga kasamahang sundalo. Lagi na siyang nasa kanyang bahay at pakiramdam niya ay kasama niya ang kanyang mga kasamang Army Rangers ayon sa kanyang anak na babae. Ang retiradong Sergeant Major na si Patrick Gabin Tadina ay namatay Biyernes ng umaga sa North Carolina sa edad na 77. Kahit na sa huling bahagi na siya ng kanyang buhay, ay ang pagiging isang mandirigma pa rin ang kanyang naaalala. Ang kanyang pinakitang katatagan at katapangan sa panahon ng giyera ay hindi matutumbasan, kaya siya tinawag na Rambo sa totoong buhay. Ano ang masasabi mo sa kwento ng isang matapang na sundalo na ito? I-comment mo lang ang iyong opinion at ating babasahin. Hanggang dito na lang ang ating kwento at muli hanggang sa susunod pa nating video.